Hello mga ka-legit Davor Cuts, panibagong updates kung saan Dingdong mag-asawang Dingdong Dantes and Marian Rivera. Kinakausap ng GMA bilang pantapat sa Eat Bulaga. Ano nga ba ang kanilang statement? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood sa at sumusubaybay sa mga videos po natin. So this time, eto na nga, pinapag-usapan po kasi ngayon sa social media ang patungkol dun sa confirmation ng It's Showtime ang papalit sa Tahanang Pinakamasaya. Usap-usapan ngayon sa ilang mga social media platform ang balitang mayroon ng inihahandang programa ang GMA 7 na siyang papalit sa iniwang time slot ng Tahanang Pinakamasaya. Matapos ang pagka-call off nila, marami na ginalang noon pa man ay kasado na kung anong show nang ipapalit sa GMA 7 ng CEO at ng executive sa nasabing network sa Tahanang Pinakamasaya. Subalit hindi pa lamang nila ito inilalabas upang hindi naman magmukhang atat na palitan na na-call off na ang show. Samantalang naging matanong naman ng ilan mga staff patungkol sa isyong ito ay mananatiling tikom ang kanilang bibig dahil wala pa naman umanong sinasabi sa kanila ang pamunuan kung ano ang susunod na mangyayari. Sa ngayon ay ang mga lumang pelikula lamang ang pansamantalang papalit sa time slot na naiwan ng Pinakamasaya. Tahanang Pinakamalungkot na ngayon. Samantalang may mga bulong-bulungan naman ngayon sa umano'y team ng TikTok Luck at Sunday Pinasaya ang gagawa ng panibagong noontime show pero ipapa-approve pa umano ito sa mga big boss. May mga naghihinala rin na kukunin ng GMA 7 ang ilan ng mga naging host ng Tahanang Pinakamasaya sa bago nilang show. Naging makahulugan rin ang sinabi ng official statement ng Tape Incorporated kung saan inilhad niyang see you again, pahiwatig na inaayos nila ang pagbabalik nila sa GMA 7 o kaya naman ay may panibagong istasyon na binabalak nilang lipatan ng kanilang programa. Bukod pa sa mga usaping ito, naging laman din ang usap-usapan na umano'y may pasibilidad rin na magbalik ang GMA 7 na si Willie Revillame at ang kanyang programang Wawawin ang pagpapalit sa Tahanang Pinakamasaya. Namantalang may posibilidad rin namang na ilipat ng GMA 7 ang It's Showtime mula sa GTV upang ito ang kanilang itapat sa namamayagpag na Eat Bulaga ng ETV5. May mga nagsasabi na may nagaganap na pag-uusap between ABS-CBN at GMA 7 patungkol sa isyong ito. Marami pa rin naman umano ang mga kondisyon ng magkabilang panig kaya naman hindi pa final ang lahat. So, ito nga yung ilan sa mga nagkakalat na news ano, na pagkatapos nga po na mawala na sa ere totalit, nagpaalam na ang Tape Incorporated at Tahanang Pinakamasaya. Samot-sari na po ang mga spekulasyon at mga pangalang naglitawan si Willie Revillame, and then ngayon natatap din po si Mr. Michael B na sinasabing si Bitoy ay nagpo-formulate daw di umano ang GMA 7 ng programang pang noon time na itatapat di umano dito po sa Eat Bulaga. So bagay naman na kanina nagkaroon po siya ng contract signing pero wala naman po siyang nabanggit with regards to that. No? So ibig sabihin wala pa rin pong formal na parang na kasi guruduhan na talagang tinanggap na ni Bitoy yung nasabing alok ng GMA. Kung tutuusin na talagang parang nakahang ngayon ang GMA 7 kasi nga maging ang It's Showtime ay hindi rin po tinanggap. At ngayon, eto na, dahil inakausap daw di umano at may balak na si Dingdong Dantes na asawa ni Marian Rivera ang siyang ipang tatapat dito po sa Eat Bulaga. Pero, syempre may mga kinukonsider po sila no, na dapat po talaga nilang pakinggan. At isa na rito ang ilan sa mga ulat nitong si Energy FM Baklitas. Panoorin natin ang short video clip na ito. Show ni Dingdong Dantes. Family Feud. Sa slot ni ang Family Feud sa oras niya. Alam mo kung bakit? Bakit? Isa yan sa top rating program na inaabangan talaga. Panghapon. Kasi ano yun prime time sa TV. Correct, diba? Actually, wala namang, diba? Kahit saan ka naman ilagay kung talagang effective ka, diba? Sa buong history po ng Family Feud, kung tutuusin, mula March 21 o March 2022 up until now, ay hindi po nawawala sa top-rated na programa ito pong Family Feud. Kaya iniisip po tuloy ng GMA 7 na ito po ang isa sa mga pinag-iisipan nilang ipalit dun po sa noontime program habang hindi pa sila nakakagawa ng kanila pong pantapat sa
sa Itbulaga. Sabi nga ng ilang balita na talagang winner talaga si Ding Dong Dante sa lahat ng mga Kapuso Stars dahil lahat ng programa niya sa GMA 7 ay wagi sa rating. Nag-season break nga lang daw di umano dati ang Family Feud pero patuloy pa rin ang umaariba ang ratings ng mga kasunod niyang show. Kaya nga hanggang sa ngayon ay pinag-iisipan nito ng kanilang CEO President na si Dua Beat na kung ito po yung pwede nilang ipalit. Siyempre ngayon, ang pinakamasaya ngayon ay walang iba kundi si MVP. Kasi ang Itbulaga po ang itinuturing na pinaka-highest na nagpapasok ng pera, no, dito po sa nasabing TV5 dahil sila po talaga yung masasabi mong napakaraming mga advertisement advertisers na nagpe-place ng kanilang mga ads. Talaga masasabi mong sinuwerte talaga at talagang sobrang blessed nitong si MVP pagdating po sa TBJ. Kaya nga talagang yung special treatment na binibigay sa kanila and yung kanila pong yung kanilang kontrata na pinirmahan bago pa pumasok ang Itbulaga at ang TBJ dito sa network na ito ay makikita nilang nag-benefit talaga ang Itbulaga, nag-benefit ang TBJ at ang Legit Davar Cards. Pero sa ngayon ay wala pa naman pong talagang final na sinasabing kakalabanin nga ng mag-asawang Ding Dong Dantes at Marian Rivera ang TBJ kasi parang hindi po papayag dito si Ding Dong eh dahil top rated nga siya eh. Doon po sa kanyang slot na kinabibilangan every Sunday kasi siya napapanood doon. At talagang laging mataas po yung rating niya. Tapos all of a sudden ililipat niyo ng ano ng time slot. Parang hindi makatarungan para kay Ding Dong. At the same time baka mamaya bumaba pa yung ano nito, maapektuhan yung kanyang rating. Kaya ngayon pinag-iisipan pa rin dahil parang ikot ngayon ang isip at talagang nagbe-brainstorming lahat ng mga executive ngayon kung paano po nila tatapatan ang noontime program kasi halos lahat po eh parang lahat po sila, nabumirang kasi sila sa pagkawala ng biglaan ng Tape Incorporated. Hindi naman nila akalain na darating sila sa punto na hindi natatapusin ng Tape yung kanilang kontrata under dito po sa GMA 7. Pero may mga nagsasabi naman na GMA 7 mismo ang bumitaw sa Tape. So hindi natin alam talaga kung sino sa kanila talaga ang bumitaw. Pero sa ngayon na kung matatandaan niyo, marami po mga statement ay nilalabas itong si John John Bullet or John John Halosos with regards to this this particular issue na tila baga marami siyang mga taong ini-involve at sinisisi sa pagkasira at pagkalagmok ng kanila pong programang Tape Incorporated ng producer niya Tape at ang programang Tahanang Pinasara ay Pinasaya pala. So dahil dyan, abangan na lang natin kung ano po yung magiging final na desisyon patungkol sa bagay nito. But for now, ay no pa lang, no? Parang malabo pa sa malabo pa po yung Marian at Ding Dong pantapat sa Itbulaga. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page DarEdsTV and please do follow me on my TikTok account DarEdsTV. God bless everyone. See you on my next vlog.